Tila simbolo ng kapayapaan ang makukulay na arkong ito sa langit kapag natapos ang isang bagyo o malakas na pag-uulan. Sinasabi sa ibang kwento na kapag natagpuan mo ang dulo nitong makukulay na arkong nasisilayan sa langit, ay makakakita ka ng isang palayok ng ginto. Ito ang paksa ng kwento natin sa araw na ito, ang Bahaghari. Alamin natin ang pinaniniwala ang pinagmulan ng Bahaghari dito sa ating bansa. Ang bersyon ng kwentong ito ay nagmula sa lupain ng Mindanao. Kung bago ka pa lang dito sa Kuwadernos, pindutin na ang like at subscribe button para di ka mahuli sa mga bago nating upload. Ang alamat ng Bahaghari. Noong unang panahon, may mag-asawang manobo na naninirahan sa baybayin ng mga isla ng Sarangani. Bagamat maginhawa ang kabuhayan, malungkot ang mag-asawa sapagkat hindi sila biniyayaan ng kahit na isang anak man lamang. Lahat ng uri ng mga halamang gamot na ipinayo sa kanila ay walang naidulot na mabuting epekto. Ito ang dahilan kung kaya malungkot na malungkot ang dalawa. Sumangguni sila sa mga nakatatanda na nagpayong, "Kung hindi magamot ng tao, Diyos ang balingan ninyo." Nagpasyang makipagkita kay Walian ang mag-asawa. Ang esperatista ay nagdasal upang ihatid sa diwata ng pagdadalang tao ang kanilang kahilingan. Ilang buwan lang ang nakaraan ay tuwang-tuwa nang ibinalita ng babae sa asawa na siya ay buntis na. Nagpasalamat ang mag-asawa kay Bathala sa magandang handog sa kanila. Isang malusog na sanggol na babae ang naging supling nila na pinangalan ng Blunto. Lumaking napakaganda nito. Ipinagkakapuri ng mga tribong manobo ang angking karikatan ni Blunto. Bukod sa ganda, masipag na masipag din ang dalagita. Tinamnan niya ng makukulay na bulaklak ang paligid ng kanilang bahay. Magaganda ang lumaking mga rosas, ilang-ilang at kamya. Nakakatawag pansin ang bugambilya, santan at champaka. Nakakabighani rin ang rosal, dama de noche at orkidya. Parang may magneto ang mga kamay niya. Bawat halamang madiligan ay pinamumulaklakan. Bawat bulaklak na bumukadkad ay kinagigiliwan. Lagi nang nagpapasalamat si Blunto sa araw at buwan sa pagtanglaw nila sa mga bulaklak, dumilim man o lumiwanag. Isang gabi, habang pinanonood ni Blunto ang marahang pamumukadkad ng mga bulaklak, ay nagulat siya sa isang parang panaginip na nabanaagan niya mula sa dagat-dagatan. Hindi siya nagkakamali. Isang makisig na binata ang sakay ng isang puting kabayong lumilipad sa alapaap. Walang kaalam-alam si Blunto na ang araw at buwang kanyang pinasasalamatan ay ang hari at reyna ng kaitaasan. At ang mga ito ay natanawan siyang namimintana sa kanilang tinitirhan. Alam nilang mabuti ang kalooban ni Blunto na angkop na makilala ng kaisa-isa nilang anak. Iyon ang dahilan kaya parang panaginip na ipinatanaw nila sa dalagita ang katauhan ng kanilang anak. Maya-maya pa ay biglang naglaho ang papalapit na sanang binata. Kinaumagahan, iniisip-isip ni Blunto kung panaginip nga lang ba ang nakita niyang makisig na binata at ang puting kabayong lumilipad sa alapaap. Isang umaga, nagdidilig ng mga bulaklak si Blunto nang bigla siyang binulaga ng isang tinig. Paglingon niya ay hindi siya makapaniwala.
ang lalaking makisig sa kanyang panaginip ang kaharap niya. Nakikiusap itong humingi ng maiinom dahil sa matinding uhaw sa pamamasyal. Hindi na inusisa ng dalaga kung saan galing ang kausap niya. Para sa kanya, sapat nang masaya siya habang kinakausap ng bisita. Nakipagkilala ang makisig na binata. Sinabi nitong sa isang napakalayong lugar siya nakatira na mahirap puntahan ninuman. Naging palaisipan kay Blunto ang misteryosong binata. Hindi na niya itinanong kung ito nga ba yung binatang nakasakay sa puting kabayong lumilipad sa alapaap, sapagkat nahihiya naman siyang sundan at tingnan kung nasaan ang may pakpak na kabayo. Nakontento na siyang nakita niya ang maamong mukha at nangungusap ng mga mata ng isang binatang taos-pusong iibigin niya. Laging hinihintay ni Blunto ang paglubog ng araw. Nangangahulugan kasi itong maaari na namang maligaw sa hardin niya ang makisig at mabait na binatang tinitingala niya. Hindi nagkamali nang sapantaha ang dalagita. Tuwing hapon nga ay dinadalaw siya ng panauhin niya. Lubos na napagsino ni Blunto ang kabaitan at katapatan ng binata. Ang makisig na panauhin ay nabighani rin sa kagandahan ni Blunto. Bukod sa panlabas na anyo, ang binata ay humanga sa natural na pag-uugali ng dalagita. Matapat at simple lang ang mga gawin nito. Mapagkakatiwalaan mo si Blunto. Naniniwala ang makisig na binata na hindi panlabas na anyo ang dapat maging husgahan ng isang nagmamahal. Kailangang may katuwaan ka sa puso kapag kasama mo ang dalagang pakakasalan mo. Kailangang iisa ang tinatanaw ninyong pangarap. Kailangang gusto mo siyang makasama sa buhay at kamatayan. Pero, bata pa si Blunto upang tumanggap ng seryosong pakikipag-ibigan. Sapagkat wagas ang pagmamahal, matagal ding naghintay ang binata.